magandang araw ulit sa inyo lahat, mga katek, no? Welcome back then to our channel. So, meron po tayong bagong video ngayon. Bali ulit, nakita nyo yung topic natin sa ating yan, thumbnails at title ng ating video. So, bago pong lahat ay meron lang akong special na promotion, no, sa aking kaibigan na tech vlogger. So, sana masuportahan natin itong aking kaibigan, mga katek, at tukayo po at Bisaya tech vlogger, yun, na si yan, fix and review. Kunting-kunti na lang yung kanyang kulang para ma-hit yung 1K subscriber na requirements ni YouTube, no? So, sana po yung matulungan natin. Nang nawagan po ko sa aking 10K na subscriber dyan, na sana matulungan yung ating kaibigan at sa grupo ko dun sa Electronics Technician, no? Sana yung matulungan natin itong ating kaibigan na si Fix and Review, na kunting-kunti na lang at ma-hit na yung kanyang requirements. So, sana yung masuportahan natin, mga katay, kasi hindi po kayo magsisisi kung nakasubscribe kayo, no? Kasi ito si Fix and Review, talagang magaling din na tech vlogger. Tapos kung mapapansin nyo sa kanyang mga video at mga vlog, klaro-klaro at napakalupit talagang mga video, no? So, detalyado yung kanyang mga vlog. So, sana masuportahan natin. At shoutout na din sa ating kaibigan na si Dave Sanchez. Shoutout sa iyo, bro. At kay Ernest Gams from Jinsan. Shoutout sa inyo lahat. And sabahan nyo, mga katek, simulan natin itong video ngayon. Ayan, so may bagong tanggap na naman tayo, mga katek, no? So, ito yung ginawa ko kanina, Samsung na 32. Ayan, panel issue. So, ito naman yung bagong tanggap natin na ating susubukang gawin, no? So, bali yung model nito ay Samsung na 55 inches. So, hindi maklaro yung model niya, no? So, papakita natin mamaya. So, testing natin ito, mga katek, para makita natin yung problema. So, lipat tayo sa may dito. Sa may, ang tawag dito, front table natin para makita natin yung display. So, yun. Ayun, napansin nyo, mga katek. Yung problema niya, ayan, flickering. May display naman, pero nga, ayan, flickering yung problema. So, ayun. Tapos, namamatay. Balik naman ulit. Yan, mag-uusilit yan ulit. Pinutin natin sa remote. So, yung problema niya, flickering, tapos namamatay. No? So, ito, naka-on naman ulit. Ayan, nalabas yung kanyang smart. Tapos, maka-display yan. Ayun. Flickering. So, yung ito yung problema na sinasabi ng may-ari, mga katek. Ayan. Tapos, ayun. Wala na. Namamatay na siya. So, kailangan naman nating ipa-on ulit. Kasi nag-shutdown siya matapos ng palabas yung flickering, no? Ayun. Ito na, mga katek, no? Bali, nabuksan na natin. Hindi ko na pakita yung pagbukas nito kasi habaan tayo sa ating video. So, binilisan ko na lang. Ito, nabuksan na natin. So, mahirap pala buksan itong ganitong klaseng unit, mga katek, no? Sa mga curve type at sa mga ganitong model na ng Samsung. Kung mapansin nyo sa kanyang gilid, yung string lock niya, ayan, wala siyang screw. So, ibig sabihin, screwless itong unit na ito. So, ito yung kanyang main board. Ayan, tapos, ito yung kanyang power supply. Tapos, top board at diretso. So, bali, yung dito yung kanyang DC-DC, mga katek, na nandito na sa kanyang main board. Ayan. So, papansin nyo, mga katek, ito yung kanyang DC-DC, no? Ayan. So, bali, gagawa naman tayo ng video, mga katek, kung paano buksan itong ganitong mga klaseng unit, no? Meron akong nakasave na video, pero hindi ko pa na-upload. Ayan. So, gagawa tayo ng video nito. So, dito, mga katek, itong klaseng unit na design ng top board, ito lang yung kabila na side yung ating ito, itong bandang kanan na lang na side yung ating ma-isolate. So, bali kung mag-isolate na yun ito, kaliwang side lang, kanang side lang, no, yung kaliwa naman ay hindi natin ma-isolate yan, kundi magkailangang i-cut kung may problema yung kanyang clock signal. Mabulo naman tayo. So, bali ito, mga katek, nahihahan ko na itong bandang kanan na ribbon ito. Nahihahan ko na ito, nagawa ko na ito kanina. So, nahahan ko ito. So, patapos natin mahang, mga katek, nandun pa rin yung problema na flickering. So, nung mahang natin itong bandang kanan, tapos na test natin, makikita pa rin natin yung flickering. No, hindi ko na napakita, mga katek, kasi mamadaliin ko na ito kasi ang dami ko pang gagawin, no?
Ayan, marami pa tayong mga backlog na kailangang tapusin. So ito, ibig sabihin lang mga katek, kahit na hang natin yung kanan, inandun pa rin yung problema. So ibig sabihin, nandito sa bandang kaliwa at hindi dito sa ating bandang kanan yung problema, kundi nandun sa may dito banda, sa may kaliwa natin. So ito, ito mga katek, dito mga katek, oh, papansinin nyo yan, hindi naman makita. So, ano ba yan? Hindi naman makita. So, on muna natin yung ating flash, no, para makita natin. So, ayun, naka-flash na. So, dito mga katek, no, kung mabot trace natin dito, nandito yung kanyang mga gate signal or clock signal. So, mapapansin nyo mga katek, yung mga dot na yan, na may mga resistor, hindi, yung mga resistor na yan, hindi yun kanyang usable na connecting line, no, kundi bias niyan napapuntang ground. Yun. So, kuha nga tayo ng ano to? So, bali, first try ko tong ginawa, ihinang ko yung kuha tayo ng saglit lang. Kuha tayo ng pantutok. Ubulol naman tayo. So, ito. Bali, first nating ginawa, kinuha natin yung LC1, LC2. Kasi baka sakaling nandito yung problema, madali natin dito, no? Pero may meron tong fusible na resistor, pero tanggal ko na at nawala ko eh. So hindi na natin ibalik kasi tatanggalin din naman natin 'yan, no? So nung tinanggal natin yung LC1, LC2 nito, wala pa ring nangyari. So ito mga katek, kung mapansin niyo, no, hindi naman makita sa ating camera. So meron siyang mga bilog-bilog dito at may nakalagay na, ayan. CK1 tapos hanggang CK2 hanggang CK8. Ayan. Kung mapansin yung bilog-bilog na ito. CK1 hanggang CK8. At check natin yan mga katek. Meron akong nilinisan dito banda. Ayan. Kinat ko yung insulation nyo para ma-test natin kung ito nga ba yung tamang connection na pupuntahan ng ating mga clock signal. So ito mga katek, na-test natin. So ito nga. Ito nga yung ating clock signal, no? Konektado yan sa ating dito. Ito yung naka-label na bilog-bilog na yan. Yung CK1 hanggang CKB1 hanggang CKB8. Ayun. So, ito. Bali, nagawa ko na ito mga katek eh. Binalikan ko na, no? Baka sakaling may makatagpo tayong, may matatagpo na mga kaibigan natin na ganitong problema o trouble. Ayun, flickering. So, ano ba yan? Mag-allow naman yung ating camera. So, ito na. Bali, nakat ko na to mga katek. Ayan, papakita ko lang sa inyo, no. Bali, kinat ko yung linya ng CKB1 hanggang CKB8. Kasi naputol na naman natin yung LC1, LC2 nito. May resistor naman. Tapos, nung makat natin yan, ayan, ano ba itong camera natin? Nagbablar na naman. So, ito na. So, sanay masundan nyo ito mga katek, no? Kasi mabilisan lang ito eh. So, itesting na natin matapos natin makat yung CKB1 hanggang CK8. CKB8, ayun. So, ito na. Balik, kinat ko na yun mga katek. Ayan. Ayun. Kung mapansin nyo yung ating display ng ating mirror, no? Nasa mirror tayo nakatingin ngayon kasi nasa 55 inches yung ating unit, no? So, ayan. Wala na tayo makikita ang flickering dyan nung matapos natin makat yung CKB1 hanggang CKB8 na kanyang clock signal. So, yun mga tiko. Wala na tayong nakita ang flickering. So, punta tayo sa may, ano ba to? Yun. Yun yung kanyang sensor. So, punta tayo sa may menu. Tapos, punta tayo sa may USB para may makita tayong video sa ating screen. Yan. So, ito, hindi ko pa panalagay. So, lagyan natin ng USB mga katek para makita tayo, may makita tayong video, no? Sandali lang. Yun. Yan. Yun. So, ito na. Tapos, punta tayo sa may USB na source. Ayun. Mamimili tayo ng video dito. Sandali lang.
Kasi pahirapan to. Dito lang tayo sa may ilalim. Para makita natin yung display. Yun, punta tayo sa may video natin. Ayan. Scroll natin. Ayan. Play. Nabiyan. Ayan. So, ayan, naka-play na yung ating video nito mga katek, no? So, pasensya na pala kayo mga katek kung hindi minadali natin yung ating video kasi nga ang dami ko pang gagawin, no? So, sinashare ko na lang yung ating ginawa dito. Kasi mahirap kasi wala tayong cameraman. Kasi si Ninyo Tech ay busy rin. Meron ding maraming ginagawa rin. Ayan. So, good na yung ating display ngayon mga katek. At nadali natin dito sa may, ito, sa may bandang kaliwa natin na mga clock signal. Ayun. So, hindi talaga makita, no? Di bali, bibili tayo ng microscope mga katek para talagang makita natin yung malilit. Kasi itong linya nito, sa design ng panel, ay sobrang liit nung linya ng ating mga clock signal. So, yan, bali, nakat ko na yan mga katek eh. Trace nyo lang yan mga katek kung yung mga bilog-bilog na yan. Kung saan papunta, no? Kasi ito, natrace ko na to ng mga resistance. So, ito yung kanyang connection. Ayan. So, gamit kayo ng resistance sa may tester. Tapos, check na yung pupuntahan ng ating linya. So, ito, nadali naman natin sa may anong tawag doon sa kanyang clock signal. So, pasensya na talaga mga katek. Hindi talaga masyadong maganda yung ating video ngayon. Kasi minamadali ko na ito. Ang dami kasing gawain eh. So, yun. Good na yung ating display ng ating panel. Makabili na naman tayo ng putlong nito. So, hanggang dito na lang mga katek, no? At maraming salamat po sa lahat ng mga masugid ating sa taga-subaybay. May God be with us always. Thank you so much. And this is your service, Ryan Crosetech. Peace out.